Guide to Benjamin Graham's at et al. The Intelligent Investor, the definitive book on value investing by Instaread. Mangyaring tandaan ito ay kasama ng orihinal na aklat. Copyright karapatang ari 2015 ng Instaread. Lahat ng karapatan ay nakalaan sa buong mundo. Walang bahagi ng publikasyong ito ang maaaring kopyahin o ipadala sa anumang anyo ng walang paunang nakasulat na pahintulot ng publisher. Limitasyon ng pananagutan, disclaimer ng warranty, ang publisher at may akda ay hindi gumagawa ng mga representasyon o warranty na may paggalang sa katumpakan o pagkakumpleto ng mga nilalamang ito at ay disclaim ang lahat ng mga warranty tulad ng mga warranty ng pagiging angkop para sa isang partikular na layunin. Ang may akda o publisher ay hindi mananagot para sa anumang pinsala kahit ano paman. Ang katotohanan na ang isang individual o organisasyon ay tinutukoy sa dokumentong ito bilang isang pagsipi o pinagmumula ng impormasyon ay hindi nagpapahiwatig na ang may akda o publisher ay nag-e-endorso ng impormasyong ibinigay ng individual o organisasyon. Ang maigsi na kasamang ito ay hindi opisyal at hindi autorisado, inaprubahan, lisensyado, o ine-endorso ng may akda o publisher ng orihinal na aklat. Table of Contents. Overview. Important People. Key Insights. Analysis. Key Insight 1-9. Author Style. Author's Perspective. Overview. The Intelligent Investor, The Definitive Book on Value Investing ni Benjamin Graham, na may komentaryo ni Jason Zweig, ay isang masusing gabay sa mga prinsipyo ng paglikha ng portfolio, pamamahala sa gastos, pagpili ng stock at bono, at pagmamay-ari ng stock para sa nagtatanggol, pangmatagalang mamumuhunan. Dapat hatiin ng mga mamumuhunan ang kanilang portfolio sa pagitan ng mga bono at stock. Ang antas ng panganib na dapat gawin ng isang mamumuhunan ay depende sa kung gaano karaming oras ang kailangan nilang italaga sa pananaliksik at pamamahala. Ang inirerekomendang porsyento ng portfolio na maaaring gastusin sa mas mataas na panganib na mga transaksyon ay hindi dapat lumampas sa 10. Maraming tao ang bumibili ng stock kapag nagsimula na itong tumaas sa pinakamabuting presyo nito at nagbebenta kapag bumagsak na ito sa ibaba nito. Binabawasan nito ang mga kita, gayon din ang mga bayarin sa transaksyon, buwis, at bayad sa tagapayo. Upang maiwasan ang pagbili ng isang stock kapag ito ay masyadong mahal upang mag-alok ng isang mahusay, pangmatagalang return, dapat tukuyin ng mga mamumuhunan ang kanilang ginustong ratio ng mga kita sa presyo sa average. Upang makagawa ng maraming pagbili sa pinakamainam na presyo sa buong taon hanggat maaari, ang mga mamumuhunan ay dapat maglaan ng isang nakatakdang halaga ng dolyar upang mamuhunan bawat buwan na tinatawag na dollar cost averaging. Kasama sa magagandang estratehiya para sa pamumuhunan ang paghahanap ng mga pondong maayos na pinamamahalaan. Pagkuha ng payo o isang kwalipikadong tagapamahala, pagbabasa ng malalim sa mga bilang ng mga pahayag sa pananalapi ng kumpanya, paghahanap ng mga stock na nagpapakita ng pare-parehong mga pagbabayad ng dibidendo at halaga ng asset, at paglilimita sa panganib sa pamamagitan ng pagtatakda ng presyo na pinakamahusay na magagarantiya ng mga resulta kahit na ang mga projection ay lumalabas na sobra-sobra. Hindi dapat mahulog ang mga mamumuhunan sa hype, kumuha ng mga rekomendasyon ng hindi gumagawa ng independenteng pananaliksik, o isipin na ginagarantiyahan ng nakaraang pagganap ang paglago sa hinaharap. Mahalagang tao Benjamin Graham, si Benjamin Graham ay isang mamumuhunan at guro sa Columbia Business School. Kasama ang kapwa guro sa Columbia, si David Dodd, nakabuo si Graham ng isang nagtatanggol na diskarte sa pamumuhunan kasunod ng pag-crash ng 1929 na Wall Street, at nagpatuloy sa pag-publish ng 6 na aklat na may ilang mga reprint. Jason Zweig. Sumulat si Jason Zweig para sa magazine ng Money. Sumulat siya ng ilang mga libro batay sa mga konserbatibong diskarte sa pamumuhunan, kabilang ang mga libro batay sa mga sinulat ni Benjamin Graham. Warren Buffett. Si Warren Buffett ay isa sa pinakamayayamang tao sa mundo, CEO at chairman ng Berkshire Hathaway, at isang malawak na hinahangaang mamumuhunan. Malaki ang impluensya sa kanya ng trabaho ni na Graham at Dodd noong nagsimula siyang mamuhunan. David Dodd,
Si David Dodd ay isang instructor sa Columbia Business School nang siya ay naging co-author ng ilang mga libro sa value investing kasama si Graham. Naging partner din siya sa hedge fund at investment trust na itinatag ni Graham. Key insights. Ang value investing ay isang defensive na diskarte sa pamumuhunan na nakatuon sa mga pangmatagalang pamumuhunan, isang portfolio na balanse sa pagitan ng mga bono at stock, at mababang panganib. Analysis. Ang mga estratehiya, tulad ng pag-average ng halaga sa dolyar, mga ratio ng presyo sa kita, at mga margin ng kaligtasan, ay tumutulong sa mga mamumuhunan na magtakda ng mga limitasyon sa paggasta upang mabawasan ang kanilang mga pagkalugi. Ang modernong stock market ay pinapaboren ang haka-haka kaysa sa pamumuhunan at kabilang ang isang malaking populasyon ng emosyonal, impatient na mga mamimili ng stock. May posibilidad silang bumili ng stock kapag tumaas na ang halaga nito ng higit sa ideal na price-to-earnings ratio nito, at ibenta ito kapag bumagsak na ito mula sa pinakamataas na presyo nito. Ang mga mamumuhunan na may kaunting oras o interes na italaga sa kanilang mga portfolio ay dapat na mamuhunan pangunahin sa mga pagbabahagi ng mutual fund o index fund. Pagkatapos ng masusing pagsasaliksik, maaaring piliin ang mga mamumuhunan na magkaroon ng ibang tao na pamahalaan ang kanilang mga portfolio kung walang available na pondo na nag-aalok ng portfolio na gusto nila. Maging ang mga agresibong mamumuhunan ay dapat mag-ingat kapag isinasaalang-alang ang mga stock sa ikalawang baitang, ginustong mga stock, mga foreign bond, mga bagong issue, junk bond, day trading, inisyal na pampublikong alok, convertible bond, at mga opsyon sa pagtawag. Ang nakaraang pagganap, mga hula sa paglago ng industriya, at mga projection ay napatunayang paulit-ulit na hindi ginagarantiyahan ang paglago sa mga pamumuhunan. Ang mababang panganib na pagpili ng stock ay dapat na i-screen out ang anumang kumpanya na hindi nakakatugon sa pitong pamantayan para sa isang mahusay na capitalize na negosyo na may mataas na gumaganap na pagbabahagi sa mababang presyo. Ang pagpili ng stock na may mas mataas na antas ng katanggap-tanggap na panganib ay maaaring isaalang-alang ang mga kumpanyang nakakatugon sa mas kaunting pamantayan, hanggat naaangkop ang mga presyo. Ang mga corporate accountant ay may maraming paraan ng pagmamanipula ng mga numero para sa mga pagkalugi, buwis, at mga opsyon sa stock upang ipakita ang pagtaas ng kita bawat bahagi kung saan wala. Dapat tiyakin ng mga mamumuhunan na ipaalam sa kanilang sarili ang konteksto sa likod ng mga numero ng ulat. Ang mga stockholder ay bahaging may-ari ng mga negosyong may kakayahang baguhin ang pamamahala sa pamamagitan ng kanilang mga proxy na boto, hanggat sila ay nakikipag-usap at nag-aayos sa kanilang mga interes. Minsan sinusubukan ng mga kumpanya na makipag-usap sa kanila tungkol sa mga pagbabayad ng dibidendo, na wala sa pinakamahusay na interes ng mamumuhunan. Key insight 1. Ang value investing ay isang defensive na diskarte sa pamumuhunan na nakatuon sa mga pangmatagalang pamumuhunan, isang portfolio na balanse sa pagitan ng mga bono at stock, at mababang panganib. Analysis. Ang value investing ay isang estilo ng pamumuhunan na tumutuon sa mga pangmatagalang pamumuhunan na may mataas na posibilidad ng pagbabalik, sa halip na mga long shot na inaasahan ng isang mamumuhunan na magpapakita ng paglago sa loob ng isang buwan o mas kaunti. Ang isang value investor ay dapat lang na pamahalaan ang kanilang portfolio ng ilang beses sa isang taon at dapat na i-disconnecta mula sa pang-araw-araw na presyo ng stock ticker. Ang value investor ay hindi patuloy na naghahanap ng mga bagong pagkakataon sa pamumuhunan o mga bagong issue sa pagbabahagi, lalo na kapag ang mga pagkakataong iyon ay hindi pa nasusubok. Ang galit na bilis ng mga mangangalakal sa sahig ng stock market at ang mas mabilis na kalakalan sa pamamagitan ng digital na koneksyon ay ganap na salungat sa diskarte sa value investing. Maaaring ito ay hindi gaanong kaakit-akit, kung isa sa alang-alang ang mga reputasyon ng mga mangangalakal na gumawa ng kanilang mga kapalaran sa undervalued na pagkakataon na alam nilang magiging susunod na Google o Microsoft. Gayunpaman, ang value investor ay isang taong naghahangad na kumita ng sapat para sa kanilang mga layunin, hindi ang pinakamaraming pera na nagawa ng sinuman sa isang transaksyon ng stock,
Kaya ang kaakit-akit ng day trading ay hindi gaanong nakakaakit at ang panganib ng mga pagkalugi ay isang mas malaking hadlang. Maaaring makita ng day trader o speculator ang portfolio ng value investor bilang napakaliit at masyadong limitado sa hanay upang makapagbigay ng mga return sa market beating. Iginiit ng popular na paniniwala na ang isang portfolio ay dapat magsama ng isang hanay ng mga mahalagang stock na patuloy pa rin sa pagtaas, na nangangailangan ng isang malaking pamumuhunan sa harap at ang paniniwala na wala sa mga stock na iyon ay malapit na sa kanilang mga tuktok, o isang seleksyon ng mga bagong issue o inisyal ng maliliit na kumpanya pampublikong handog, upang subukang mahuli ang isang higanteng teknolohiya sa hinaharap habang ito ay maliit pa. Sa katotohanan, wala sa mga portfolio na iyon ang malamang na magbigay ng mga pagbabalik, dahil ang pagkuha sa anumang mahalagang stock ay maaaring mangahulugan ng pagiging nangunguna sa isang bubble ng merkado kapag ito ay sumabog at ang karamihan sa mga potensyal na higanteng merkado sa paggawa ay hindi kailanman nabubuhay hanggang sa potensyal na iyon. Sa paghahambing, ang value investing ay naghahanap ng mga ligtas na pagpipilian at naghahatid pa rin ng malaking kita. Key insight 2. Ang mga diskarte tulad ng dollar cost averaging, price to earnings ratios, at mga margin ng kaligtasan ay tumutulong sa mga mamumuhunan na magtakda ng mga limitasyon sa paggastos upang mabawasan ang kanilang mga pagkalugi. Ang mga diskarte tulad ng dollar cost averaging, price to earnings ratios, at mga margin ng kaligtasan ay tumutulong sa mga mamumuhunan na magtakda ng mga limitasyon sa paggastos upang mabawasan ang kanilang mga pagkalugi. Analysis. Gumagamit ang value investor ng isang hanay ng mga diskarte, figure, at personal na limitasyon para magarantya ang pinakamalaking potensyal na kita, karamihan ay para limitahan ang natural na pagnanasa ng investor na makipag-usap sa portfolio o makipagsapalaran batay sa malalaking pangako. Ginagamit ang dollar cost averaging upang matiyak na ang mga mamumuhunan ay hindi gumagastos ng labis sa mahihirap na pagpipilian sa pamumuhunan sa anumang sandali. Sa halip na magtakda ng halagang gagastusin sa mga stock para sa taon at bumili ng pinakamahusay na 30 opsyon na available sa unang araw, maaaring hatiin ng isang value investor ang halagang iyon sa 12 pantay na halaga at gastusin ang perang iyon bawat buwan sa nangungunang 3 o 4 na opsyon doon. Buwan. Ito ay ginagarantiyahan na ang mga namumuhunan ay hindi na kailangang bumili ng mga stock na mas mahal kaysa sa nararapat dahil hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Ang ilang mga diskarte sa pamumuhunan sa halaga ay maaaring mukhang mekanikal na sapat upang ma-program sa isang computer na hindi nangangailangan ng input mula sa mga namumuhunan. Ang mga prinsipyo ay nagtatakda ng maraming mahirap at mabilis na panuntunan tungkol sa kung anong ratio ng presyo sa kita ang pinakamainam para sa isang pagbili at kung paano magtakda ng margin ng kaligtasan sa isang stock na nag-aalok ng makabuluhang kita, na hindi nangangailangan ng intuition o unang kaalaman tungkol sa isang negosyo o industriya. Sa isang kahulugan, ito ay isang lakas ng pamumuhunan sa halaga dahil ang mga tao ay napakakilalang mali kapag sinusubukang hulaan ang hinaharap. Ang pagtatakda ng mga panuntunan tungkol sa pinahihintulutang antas ng panganib na maaaring gawin ng isang mamumuhunan sa mga pamumuhunan ay pumipigil sa sinuman na subukang baluktutin ang mga panuntunang iyon para sa kapakanan ng isang partikular na kaakit-akit na pagkakataon. Gayun din, habang ang mga diskarte ay maaaring mukhang hindi katanggap-tanggap para sa pagkamalikhain o mga individual na desisyon, talagang itinakda nila ang mga tao na gawin ang mga malikhaing desisyon sa isang mas mahusay, matalinong paraan. Sa halip na maniwala sa isang analyst sa balita na nagpapangalan sa kanilang paboritong stock, maaaring gawin ang mamumuhunan ng orihinal na pananaliksik ng walang magkasalungat na interes, siyasati ng katotohanan ng mga numero, gumawa ng mga hula tungkol sa mga kumpanyang umaangkop sa pinakamababang pamantayan ng panganib, at balansehin ang portfolio sa pagitan ng mga stock at mga bono depende sa kung saan ang panganib. Nagbibigay iyon ng maraming puwang para sa intuition ng tao upang gumanap ng isang papel at upang matukoy ang mga pahiwatig sa konteksto na mas malamang na makita ng isang computer. Key insight 3.
Ang modernong stock market ay pinapaboran ang haka-haka kaysa sa pamumuhunan at kabilang ang isang malaking populasyon ng emosyonal, impatient na mga mamimili ng stock. May posibilidad silang bumili ng stock kapag tumaas na ang halaga nito ng higit sa ideal na price-to-earnings ratio nito, at ibenta ito kapag bumagsak na ito mula sa pinakamataas na presyo nito. Analysis. Narinig ng bawat mamumuhuna na ang susi sa tagumpay ay bumili ng mababa at magbenta ng mataas. Gayunpaman, ang mga speculators na lubos na umaasa sa mga uso sa pagbili ng ibang mamumuhunan upang gumawa ng mga desisyon ay mahihirapang talagang matugunan ang pamantayang iyon. Maaari silang magpasya kung aling stock ang bibilhin kapag ang ibang tao ay nagsimula ng bumili nito at itinulak ang presyo. Katulad nito, maaaring hindi alam ng isang stockholder na oras na para bitawan ang stock hanggang sa umabot na ito sa peak at naibenta na ng ibang mga may hawak ang kanilang mga share. Ang mga gawin na ito ay pumutol sa mga return ng transaksyon sa magkabilang dulo, pati na rin ang mga bayarin sa transaksyon at buwis. Ang pamumuhunan sa halaga ay maaaring mukhang hindi gaanong kaakit-akit sa speculator na nasisiyahan sa panonibig sa pagpili ng mga stock at pagsusugal sa kanilang tagumpay, ngunit ito talaga ang diskarte na pinakamaaasahang kumikita. Ang stock market ay kadalasang inihahambing sa iba pang anyo ng pagsusugal. Ang bawat mamumuhunan ay naglalagay ng taya sa tagumpay ng isang kumpanya, sa pamamagitan ng konbensyonal na pagbili ng bahagi, o sa pagkabigo nito, sa pamamagitan ng pag-ikli sa stock. Sa karamihan ng mga kaso, ang pinakamataas na halaga ng dolyar na maaaring mawala ng isang mamumuhunan ay ang halagang ibinaba nila upang masimulan ang pagbili, at karaniwan ay walang mawawala sa buong halaga ng dolyar kapag bumaba ang presyo ng isang stock. Ang parehong naaangkop sa karamihan ng mga transaksyon sa pagsusugal, gaya ng mga slot machine. Gayunpaman, may ilang mga transaksyon sa stock market na maaaring maglagay ng malalim sa mamumuhunan sa utang, tulad ng maikling sale na may potensyal para sa walang katapusang pagkalugi. Ang kasino ay nag-aalok ng walang katulad na peligrosong sugal maliban kapag nagsimula itong mag-alok ng kredito sa mga manunugol. Tulad ng kasino, ang stock market ay maaaring mag-apela sa isang partikular na uri ng pabigla-bigla, reward-driven risk-taker. Ang pag-alis ng salpok mula sa transaksyon ay nagpapababa ng posibilidad na ang isang tao ay matalo ng higit pa sa inilagay nila sa taya. Key Insight 4. Ang mga mamumuhunan na may kaunting oras o interes na italaga sa kanilang mga portfolio ay dapat na mamuhunan pangunahin sa mga pagbabahagi ng mutual fund o index fund. Pagkatapos ng masusing pagsasaliksik, maaaring piliin ng mga mamumuhunan na magkaroon ng ibang tao na pamahalaan ang kanilang mga portfolio kung walang available na pondo na nag-aalok ng portfolio na gusto nila. Analysis. Ang halaga ng panganib na dapat handang tanggapin ng isang mamumuhunan ay hindi nakasalalay sa kanilang edad, oras hanggang sa pagre-retiro, o mga personal na kagustuhan. Sa halip, ang antas ng katanggap-tanggap na panganib ay nakadepende sa kung gaano katagal gugugol ng isang tao sa paggawa ng kinakailangang pananaliksik upang matiyak na ang isang pagbili ay isa na nakakatugon sa pamantayan sa pamumuhunan ng halaga. Ang sinumang nasisiyahan sa ganoong uri ng pananaliksik at may maraming oras para dito ay maaaring tumagal ng pinakamataas, kahit na konserbatibo pa rin, na antas ng panganib. Ang mga taong walang oras o walang pasensya ay maaaring piliin na i-outsource ang pananaliksik na iyon sa iba sa pamamagitan ng pagbili ng mga bahagi ng mga pondo na may mga tagapamahala upang gawin ang gawaing iyon. Maaari rin silang magpasya na kumuha ng manager o consultant kung walang available na pondo na nag-aalok ng portfolio na gusto nila. Ang maaaring hindi gawin ng mamumuhunan, ang ipinahihiwatig ng diskarte sa pamumuhunan ng halaga, ay tumira para sa isang mas mababa sa masusing antas ng pananaliksik kapag gumagawa ng isang makabuluhang pamumuhunan. Ang value investor ay inaasahang gagawa ng ganap na kaalamang desisyon o walang desisyon. Kasama dyan ang desisyon kung aling pondo ang mamumuhunan o kung aling manager ang kukunin. Ang average na mamumuhunan ng pondo ay malamang natutol sa panganib,
ngunit hindi sapat upang lubusang magsaliksik sa mga tagapamahala ng pondo, sa kanilang sariling mga pag-aari, kung ang mga tagapamahala ay nagmamay-ari ng mga bahagi ng pondo, kung ang mga pangakong kanilang ginagawa ay makatutuhanan, kung gaano kaiba ang mga posisyon sa pamumuhunan na iyon. Mula sa iba pang mga index ng pamumuhunan, at ang pangangatwiran sa likod ng mga posisyon. Ang lahat ng impormasyong iyon ay dapat na magagamit sa mamumuhunan, ngunit tulad din ng kaso sa mga legal na dokumento, ang makapal na stack ng siksik na teksto ay bihirang makuha ang atensyon na kailangan nila para sa matalinong paggawa ng desisyon. Ang nararapat na pagsusumikap ng mamumuhunan ay sinadya upang suriin kung ginagawa ng mga tagapamahala ng pondo ang kanilang nararapat na pagsusumikap. Ang sinumang mamumuhunan na hindi gumagawa ng pagsasaliksik na iyon ay maaaring magkaroon ng isang fund manager na mas interesadong bayaran ang kanilang sarili kaysa kumita ng mga kita para sa mga kliyente at walang paraan upang maibalik ang pera para sa pamumuhunang iyon. Ang sinumang pumipili ng fund manager o kumukuha ng isang manager ng anumang uri ng hindi ginagamit ang mga prinsipyo ng value investing ay maaaring ituring na isang speculator sa likas na katangian ng mga individual na pinagkatiwala ang pangasiwaan ang kanilang pera. Key Insight 5. Maging ang mga agresibong mamumuhunan ay dapat mag-ingat kapag isinasaalang-alang ang mga stock sa ikalawang baitang, ginustong mga stock, mga foreign bond, mga bagong issue, junk bond, day trading, inisyal na pampublikong alok, convertible bond, at mga opsyon sa pagtawag. Analysis. Walang kakulangan ng mga pagkakataon sa pamumuhunan na magagamit para sa mga taong naghahanap ng pangako ng gantimpala ng walang anumang garantiya ng tagumpay. Iniiwasan ng value investor ang anumang stock option na hindi nag-aalok ng pinakamahusay na mga garantiya ng mga pagbabayad ng dibidendo at pagbabayad sa kaganapan ng pagpuksa, isang bagay na hindi ipinangako ng pangalawang grado at ginustong mga stock. Umiiwas din sila sa mga pagpipili ang hinihimok ng hype, gaano man karami sa kanilang portfolio ang naitalaga sa haka-haka. Ang mga paunang pampublikong alok at mga bagong issue ay nakakaakit ng gayong hype ngunit kadalasan ay hindi nag-aalok ng magagandang deal para sa mga mamimili. Ang mga dayuhang bono ay maaaring kumatawan ng napakalaking panganib para sa mamumuhunan, bagamat pinapagaan ng ilang umuunlad na pondo sa ekonomiya ang panganib ng isang all domestic portfolio. Ang araw na pangangalakal bilang isang kasanayan ay sumasalungat sa maingat, kalkuladong diskarte ng value investor. Bagamat ang mga convertible bond at mga opsyon sa tawag ay maaaring lumitaw na nag-aalok ng ilang pinababang panganib sa mga mamumuhunan, sa katotohanan ay mayroon silang katulad na antas ng panganib sa pagdaragdag ng isang limitasyon sa mga potensyal na pakinabang. Key Insight 6. Past performance, predictions on industry growth, and projections have proven time and again not to guarantee growth in investments. Analysis. Ang 2008 as recession ay partikular na nagpapakita ng potensyal na resulta ng isang partikular na peligrosong instrumento sa pananalapi tulad ng junk bond. Ang pag-crash na pinamumunuan ng pabahay ay umasa sa malawak na pamamahagi at mabigat na pag-asa sa nakabundle na subprime mortgage na utang, kung saan maraming mga institusyong pampinansyal ang humiram ng husto. Naniniwala ang mga kumpanyang ito na ang merkado ng pabahay ay patuloy na tataas at mapapalakas ang halaga ng utang na iyon sa mortgage. Gayunpaman, nang bumagsak ang merkado, bumagsak ang mga presyo ng pabahay kahit na ang mga may hawak ng mortgage ay mayroon pa ring mataas na antas ng utang at walang paraan upang mabayaran ito. Pinili ng marami ang pagre-remata upang maibsan ang pasanin sa utang, at napilitan ang mga may hawak ng mortgage na tanggapin ang mababang presyo ng mga benta para sa mga bahay na dati nang nakasangla sa mas mataas na antas. Nawalan ng halaga ang mga instrumento sa utang na subprime mortgage at ang mga bangkong may hawak sa kanila ay nawalan ng kakayahang makalakam ng kapital para mabayaran ang sarili nilang mga utang, na nagbabanta sa kanilang kakayahang tugunan ang mga obligasyon sa buong mundo at nangangailangan ng mga bailout upang mapanatiling nakalutang ang mga ito.
Ang isang kumpanyang may halagang mamumuhunan ay hindi sana magtataka ng labis sa ganoong peligrosong pamumuhunan dahil ang mga pautang sa bahay ay naaprubahan sa mga taong halos hindi kwalipikado sa ilalim ng maluwag na mga pamantayan dahil ang sukat ng panganib ay napakalaki at ang posibilidad ng mga pagbabalik ay hindi mas malaki kaysa sa panganib na iyon. Analysts, regular na nag-aalok ng gabay sa mga mamumuhunan tungkol sa kung anong mga antas ng paglago sa hinaharap ang ibabatay lamang sa kanilang kaalaman sa mga nakaraang antas ng paglago. Gayunpaman, dahil sa bilang ng mga hindi inaasahang salik na kasangkot, ang mga analyst ay karaniwang malayo sa kanilang mga pagtatansya, hindi nahuhulaan ang tumpak kung ang isang stock ay makakakita ng netong pakinabang o pagkawala sa ilang mga kaso. Anumang uri ng projection ay parehong mahina sa mataas na antas ng error, kabilang ang mga hula noong unang bahagi ng 2000s na ang mga stock ng .com ay matalinong pamumuhunan habang lumalago ang internet. Ang mga hulang iyon ay naging malinang pumutok ang .com bubble. Kahit sino ay maaaring gumawa ng hula tungkol sa hinaharap ng stock market, anuman ang kanilang aktual na pag-unawa dito. Ang payo na iyon ay maaaring batay sa unang kaalaman sa isang merkado, at maaaring tiyak na masasabi ng isang tao na ang mga panulat ay mataas ang pangangailangan sa susunod na 5 taon, ngunit ang mga stock bubble ng nakaraan ay nagpakita na ang tagumpay ng isang industriya ay hindi automatikong nagresulta sa tagumpay ng stock, at ang malakas na negosyo sa industriya ng panulat ay maaaring hindi nangangahulugan ng malakas na pagbabalik sa mga stock ng tagagawa ng panulat. Kahit na ang mga tagapagpahiwatig na inirerekomenda ng diskarte sa pamumuhunan sa halaga ay hindi perpektong hinuhulaan ang tagumpay ng isang stock. Sinusubukan ng mga diskarte sa stock na tukuin ang mga kumpanyang may malakas na pagganap sa nakaraan, ngunit dahil lamang sa mahusay na pagganap ng isang kumpanya ng panulat sa nakaraan ay hindi nangangahulugan na ang isang bagong pagkahumaling para sa mga digital na manunulat ay hindi mag-aalis ng isang bahagi ng pen market sa loob ng susunod na 5 taon. Key Insight 7. Ang mababang panganib na pagpili ng stock ay dapat na i-screen out ang anumang kumpanya na hindi nakakatugon sa 7 pamantayan para sa isang mahusay na capitalized na negosyo na may mataas na gumaganap na pagbabahagi sa mababang presyo. Ang pagpili ng stock na may mas mataas na antas ng katanggap-tanggap na panganib ay maaaring isaalang-alang ang mga kumpanyang nakakatugon sa mas kaunting pamantayan hanggat naaangkop ang mga presyo. Analysis. Ang isang magandang stock na pipiliin ng isang nagtatanggol na mamumuhunan ay makakatugon sa 7 partikular na pamantayan. Ang unang pamantayan ay ang stock ay iaalok ng isang kumpanya na may $100 million sa taunang benta, o hindi bababa sa $50 million para sa isang pampublikong utility. Ang mga ari-arian ng kumpanya ay dapat na hindi bababa sa doble sa mga pananagutan nito at pangmatagalang utang na hindi mas mataas kaysa sa kapital nito. Para sa isang pampublikong utility, ang utang ay hindi dapat doble ng stock equity. Dapat mayroong mga kita para sa karaniwang stock sa bawat isa sa huling 10 taon. Ang mga dibidendo ay dapat na binayaran sa bawat isa sa huling 20 taon. Ang kumpanya ay dapat magpakita ng hindi bababa sa 3 sa bawat bahagi na pagtaas ng kita sa average kapag inihambing ang 3 taon sa simula at pagtatapos ng huling 10 taon. Ang presyo ay hindi dapat mas mataas sa 15 beses ng average na kita ng nakaraang 3 taon. At sa wakas, ang presyo ay hindi dapat mas mataas sa 1.5 beses sa huling naiulat na halaga ng libro ng mga asset nito. Dahil sa libu-libong kumpanya na may mga stock na magagamit sa New York Stock Exchange, ang pagpili ng mga stock ay maaaring maging isang nakakatakot na gawain para sa karaniwang individual na mamumuhunan. Anumang hanay ng mga pamantayan sa pamumuhunan na tumutukoy sa isang kumpanya ay malamang na makilala ang 12-12 ng iba pa, bawat isa ay may kanilang natatanging sitwasyon sa pananalapi at konteksto para sa kanilang mga numero. Ang mga mamumuhunan na nagpapahintulot sa mas mataas na antas ng panganib, na handang isaalang-alang ang mga bahagi sa mga kumpanyang hindi nakakatugon sa lahat ng pamantayan sa pamumuhunan ng halaga para sa tamang presyo, ay nahaharap sa mas malaking pagpili na walang malinaw na gabay kung saan itutuon ang kanilang mga pagsisikap.
Ang pamantayan ay gumagabay man lang sa mga mamumuhunan sa mga opsyon na may pinakamataas na posibilidad ng pagbabalik, na inaalis ang pinakamasamang magagamit na mga pagpipilian upang matiyak na mula roon, ang mamumuhunan ay maaaring magtiwala na magkaroon ng isang mas mahusay kaysa sa average na pagkakataon na bumuo ng isang malakas na portfolio. Ang susunod na yugto ng pagpili ng stock ay maaaring tumuon sa isang industriya na partikular na malakas sa ngayon, tulad ng e-commerce, kung ang mamumuhunan ay partikular na nagtitiwala sa industriyang iyon. Maaari ding hanapin ng mamumuhunan ang mga pinakakilalang pangalan ng brand sa mas makitid na listahang iyon, o hanapin ang mga medyo hindi kilalang kumpanya na mas nakakaakit dahil sa kanilang potensyal na maging susunod na pangunahing pangalan ng sambahayan. Ang isang mamumuhunan ay maaaring gumamit ng isang Ouija board upang mahulaan ang tagumpay kapag ang mga kumpanyang nakakatugon sa napiling pamantayan ay napili. Kung ang presyo ay nasa loob ng makatotohanan, margin ng mga limitasyon sa kaligtasan, ang mga stock na iyon ay magiging predisposed sa malakas na pagganap sa stock market. Key Insight 8. Ang mga corporate accountant ay may maraming paraan ng pagmamanipula ng mga numero para sa mga pagkalugi, buwis, at mga opsyon sa stock upang ipakita ang pagtaas ng kita bawat bahagi kung saan wala. Dapat tiyakin ng mga mamumuhunan na ipaalam sa kanilang sarili ang konteksto sa likod ng mga numero ng ulat. Analysis. Depende sa kung paano nag-uulat ang isang kumpanya kung kailan nangyari ang mga pagkalugi. Kung gaano kadalas naganap ang mga pagkalugi na iyon. Kapag binayaran nila ang kanilang mga buwis sa mga nakaraang taon, kung gaano karaming mga stock ang maaring mayroon sila sa sirkulasyon sa malapit na hinaharap, ang rate ng pamumura para sa kanilang mga asset, at kung kailan sila nakatanggap mga pagbabayad mula sa mga kliyente, ang mga numero sa isang optimistikong mukhang paghahambing ng mga kita bawat bahagi ay maaaring magtago ng mga mapanganib na pananagutan, undercapitalization, o hindi sapat na mga daloy ng pera. Madalas itago ng mga kumpanya ang kanilang pinakamasamang balita sa dulo ng kanilang mga ulat o sa mga footnote, kaya dapat basahin ng mga matulungin na mamumuhunan ang buong ulat upang matukoy ang mga banta na maaaring makaligtaan ng ibang mga mamumuhunan. Ang mga accountant na nagtatrabaho para sa mga kumpanyang ipinagpalit sa publiko ay may malakas na mga insentibo upang gawing kaakit-akit ang kanilang mga kita sa mga namumuhunan. Kung inaasahan nilang magretiro sa lalong madaling panahon at gagamitin ang kanilang mga opsyon sa stock, lubos silang makikinabang sa pamamagitan ng pagtulak sa mga presyo ng stock ng kumpanya ng mataas hanggat maaari. Sinasalungat ng mga karaniwang kasanayan sa accounting ang ilan sa mga motibasyon na ito sa pamamagitan ng pag-aatas sa mga accountant na gumamit ng parehong mga modelo ng depreciation taon-taon, na pumipigil sa sino man na lumipat ng mga modelo at biglang magdagdag ng halaga sa isang bumababa na asset. Binibigyang diin ng mga pamantayan sa accounting ang pagkakapare-pareho dahil napakaraming pagganap ng kumpanya ay batay sa taon sa taon na mga paghahambing. Kung ang mga pamamaraan ng accounting na ginamit sa pagitan ng mga taon ay hindi pareho, ang dalawang taon na iyon ay hindi direktang maihahambing. Sa kasamaang palad, ang mga pamantayan sa accounting ay isang tuyong paksa na ang karaniwang mamumuhunan ay malamang na hindi turuan ng kanilang sarili sa paksa upang mas mahusay na makapagbasa ng mga taunang ulat o magtanong sa mga pagpupulong ng shareholder. Ang magandang balita ay ang anumang makabuluhang pagbabago sa mga kasanayan sa accounting ay karaniwang tatawagan sa isang footnote ng ulat o isang nakalang seksyon. Ang pag-unawa sa kung ano ang maaaring idinisenyo upang eye mask ang isang pagbabago ay maaaring mangailangan ng paghahanap ng isang kwalipikadong accountant, ngunit ang pagtuklas ng isang walang prinsipyong kasanayan sa accounting ay nasa mga kakayahan ng karamihan sa mga namumuhunan. Key Insight 9. Ang mga stockholder ay bahaging may-ari ng mga negosyo na may kakayahang baguhin ang pamamahala sa pamamagitan ng kanilang mga proxy na boto, hanggat nakikipag-usap at nag-aayos sa kanilang mga interes. Minsan sinusubukan ng mga kumpanya na makipag-usap sa kanila tungkol sa mga pagbabayad ng dibidendo, na wala sa pinakamahusay na interes ng mamumuhunan. Analysis. Ang pagbili ng isang bahagi ang kailangan upang maging may-ari ng alinman sa daan-daang pinakamalaking kumpanya sa United States.
Kapag nangyari iyon, ang isang value investor ay magtataguyod para sa kanilang mga interes sa ibang mga interesadong mamumuhunan. May kapangyarihan silang tanggalin ang pamamahala ng kumpanya kung gagawa sila ng mga hindi sikat na desisyon, lalo na kung iminumungkahi ng mga tagapamahala na dapat pahintulutan ng mga shareholder ang kumpanya na ihinto ang mga pagbabayad ng dibidendo upang muling mamuhunan ang mga pondong iyon sa mga asset. Ang mga pagbabayad ng dibidendo ay ginagawang mas kaakit-akit ang isang stock, at sa pangkalahatan ay napakaliit ng halaga ng mga kumpanyang nakakapitalize kumpara sa kita mula sa mga namumuhunan. Maliban na lang kung ang isang value investor ay magiging napakayaman, hindi sila malamang na maging isang mayoring shareholder sa isang malaking kumpanya dahil mag-iiwan ito ng kaunti pang mga pagkakataon upang pag-iba-ibahin ang kanilang portfolio. Gayunpaman, ang mamumuhunan ay may malakas na motibasyon na maging aktibong kalahok sa mga aktibidad ng kumpanya gaano man kaliit ang bahaging pagmamay-ari nila. Pagkatapos ng lahat, ang pamumuhunan ng pera sa isang kumpanya ay nagsasagawa ng napakalaking panganib at naglalagay ng mataas na antas ng tiwala sa mga kamay ng pamamahala ng kumpanya. Ang mga manager na iyon ang magpapasya kung paano ginagamit ang porsyentong iyon ng negosyo, at ang isang mamumuhunan na nag-iisip na ang kanilang bahagi ng kumpanya ay hindi pinamamahalaan ay maaaring pumili na ibenta ito sa ibang tao. Kung maraming shareholder ang gagawa ng desisyong iyon, bumababa ang market valuation ng kumpanya. Ang magkabilang panig ng kasunduan ay may interes sa pagpapalago ng kumpanya sa halip. Bagamat maaaring hindi gusto ng management na masabihan na sila ay gumagawa ng mga mahihirap na desisyon, ang mga mamumuhunan ay matalinong gawin ito kapag iyon ang kaso. Kasama rito, halimbawa, ang pagkakataon kung saan nalaman ng isang masusing mamumuhunan na pinahintulutan ng pagbabago sa pamantayan ng accounting ang kumpanya na magtago ng mas malaki kaysa sa normal na pasanin sa buwis. Maaaring dalhin ng mamumuhunang iyon ang isyu at ang pagtatakip sa atensyon ng iba pang mga mamumuhunan, at masisiguro nilang maipahayag ang kanilang mga alalahanin sa susunod na pagpupulong ng shareholder. Pagkatapos, kung tumanggi ang management na tugunan ang mga alalahanin iyon, maaaring sipe ng mga mamumuhunan ang mga manager na iyon o kunin ang kanilang pera at umalis. Sa sapat na komunikasyon sa pagitan ng mga mamumuhunan, maaari silang magkaroon ng malakas na epekto sa kumpanya at itaboy ito patungo sa mas mahusay na mga kasanayan sa negosyo at mas mataas na mga pagpapahalaga sa merkado, isang panalong senaryo para sa lahat. Author's style. Nagsusulat si Graham sa isang formal na estilo na taliwas sa tono ng pakikipag-usap na nakasanayan ng karamihan sa mga modernong mambabasa. Dahil ang mga bahagi ng aklat ni Graham ay isinulat noong 1973 at may kasamang malalaking sipi ng mga 1960s na edisyon ng aklat, ang wika ay maaaring medyo may petsa, gamit ang mga terminong maaaring hindi pamilyar sa ilang bagong mamumuhunan. Karamihan sa mga kabanata ay may kasamang jargon na mabibigat na paglalarawan ng konsepto sa haba gamit ang mga hypothetical na numero at generalization na inilapat sa merkado noong 70s ngunit hindi nalulapat ngayon, partikular na tungkol sa mga rate ng interes. Ang partikular na patnubay sa merkado para sa mga stock at bono, mga case study na nagpapakita ng mga prinsipyo ng value investing, at mga halimbawang pagsusuri ay may petsa rin. Gayunpaman, ang mga prinsipyo mismo ay naaangkop at lubusang nakabalangkas pati na rinilinaw at binalangkas ni Zweig. Ang komentaryo ni Zweig, na isinulat noong 2003, ay may mas madaling lapitan na tono. Nag-iiba ito mula sa pakikipag-usap hanggang sa estilo ng isang nakakangganyo na panayam. Ipinaliwanag niya ang mga kahulugan na nilaktawan ni Graham, bagamat si Zweig mismo ay gumagamit ng maraming jargon. Ang komentaryo ay maaaring magbigay ng mas malalim na konteksto para sa mga puntong ginawa sa bahagi ng kabanata ni Graham, ginagawang moderno ang payo, tumutuon sa isang paksang hindi binanggit ni Graham ngunit magiging mahalaga sa mambabasa, o tinatalakay ang isang paksa na lumabas sa nakaraang edisyon ng The Intelligent Investor ngunit naputol mula sa 1973 na edisyon. Dahil ang mga insights sa merkado ni Zweig ay isinulat bago ang 2008 recession,
Ang partikular na payo at mga obserbasyon ay hindi rin lubos na nauugnay sa merkado ng pamumuhunan ngayon. Author's perspective. Benjamin Graham wrote his first book just after the 1929 stock market crash. His advice is strongly influenced by his first-hand observation of the dangers of speculative investing and poor money management. As a professor, his principles of value investing were considered in high demand, especially given his firm's success investing in Geico. While defensive investing has waxed and waned in popularity over the years, depending on the level of expertise in the market and the risk that companies took in their financing, some of his students, including Warren Buffett, have become household names in investing. Graham died September 21, 1976. Jason Zweig has written for The Wall Street Journal, Money Magazine, Time Magazine, and CNN.com on the topic of stock market investing. His books promote the same defensive strategies proposed by Graham. Isinulat ni Benjamin Graham ang kanyang unang libro pagkatapos lamang ng pag-crash ng stock market noong 1929. Ang kanyang payo ay malakas na naiimpluwensyahan ng kanyang personal na pagmamasid sa mga panganib ng speculative investing at mahinang pamamahala ng pera. Bilang isang propesor, ang kanyang mga prinsipyo ng value investing ay itinuturing na mataas ang demand, lalo na dahil sa tagumpay ng kanyang kumpanya sa pamumuhunan sa Geico. Habang ang nagtatanggol na pamumuhunan ay lumaki at humina sa katanyagan sa paglipas ng mga taon, depende sa antas ng kadalubhasaan sa merkado at ang panganib na kinuha ng mga kumpanya sa kanilang financing, ang ilan sa kanyang mga estudyante, kabilang si Warren Buffett, ay naging mga pangalan sa pamumuhunan. Namatay si Graham noong 21 ng Setyembre taong 1976. Sumulat si Jason Zweig para sa The Wall Street Journal, Money Magazine, Time Magazine, at CNN.com sa paksa ng stock market investing. Ang kanyang mga libro ay nagtataguyod ng parehong mga diskarte sa pagtatanggol na iminungkahi ni Graham.